subscribe. Hello, Kahugot! Welcome to DKB, Dear Kuya Bono ng Bono Slab Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Kahugot, ano bang pangarap mo? Natupad mo na ba ito? Kung gusto nyo malaman ang aking pangarap naman ay maging direktor sa pelikula. Wow! Pelikulang for adults only. Na kung minsan ay tinatawag nilang porn movie. Joke lang, Kahugot. Anyway, mataas o mababa man ang iyong pangarap kapag yan ay natupad mo, ay syempre, congratulations sa'yo. Kung hindi pa, baka naman may pagkakataon pa. At kung hindi na talaga, I'm sure ay may tinupad ang Diyos para sa'yo. And there is always something for you to be grateful about sa iyong buhay. Mga Kahugot, ang tampok nating kwento ngayon ay mula sa kahugot nating si Dondi. At ito ay hatid na ang DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, dati na akong masugid mong tagapakinig, Kuya Bono, sa programa mo noon sa radyo. Yun pa lang naman kasi ang tanging libangan noon, radyo. At kapag alauna na ng hapon tuwing araw ng Linggo, hindi pwedeng hindi naka-on ang radyo kasi CLS na. Teenager pa lang ako nun, Kuya Bono, pero ninais ko na rin noon pa na sana balang araw ay kwento ko naman ang mababasa mo sa iyong programa sa radyo. Pero isang araw ng Linggo ay ibang boses na ang narinig ko. Inisip ko noon na baka naka-leave ka lang. Kaya lang nung sumunod na Linggo, wala ka pa rin. Naghintay pa rin ako na bumalik ka. Ang tagal kong naghintay na sana isang linggo ay bosas mo na ulit ang maririnig ko. Pero kalaunan ay nalaman kong tuluyan mo na palang nilisa ng radyo. At iyon ay isang nakakalungkot na pagtanggap na hindi mo na mababasa ang kwento ng buhay at pag-ibig ko na pinapangarap kong ipadala sa iyo. Dumaan ang maraming taon hanggang sa isang araw ay nalaman kong nasa YouTube ka na. At sa wakas ay narinig ko na ulit ang boses mo. Nabuhayan ako ng loob dahil sa wakas maaari nang magkaroon ng katuparan ang pangarap kong mabasa mo naman itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Kuya Bono, tawagin mo na lang ako sa pangalang Dondi. At narito ang maikling kwento ng buhay at pag-ibig ko.
Sisimulan ko po ang kwento ko nung elementary pa lang ako sa TWCS or Tumawini West Central School na nasa bayan ng Tumawini, Isabela. Sa murang edad, Kuya Bono, ay inunawa ko ang mahirap naming buhay habang taban ko sa puso ko ang isang pangarap na balang araw. Magiging isang sundalo ako. Kaya naman kahit malayo ang paaralan mula sa aming barangay ay nagtiis ako at nagtiyaga sa paglalakad. Makapasok lamang sa eskwela. Nagtiis din ako sa mga panlalait na naririnig ko sa mga kapwa ko bata. Yung mga tawag nila sa akin na negro, hampas lupa, pinaglihis sa puwit ng kaldero at yung mga salitang hindi ka nababagay dito. Doon ka na lang sa mga kapatid mong Aita. Tsaka sila magtatawanan. Kung yung ibang bata ko'y Bono kapag unang araw ng pasukan, bago lahat ang kanilang bag. Ako hindi. Kasi inaabot ng 3 hanggang 4 na taon ng bag ko. Hanggat pwede pang gamitin. Maingat din kasi ako sa gamit, Kuya Bono, dahil nasanay ako na ang pagkakaroon ng bagong gamit ay isang pribilehyo na napakadalang mangyari sa akin. Sa katagalan, mabutas o mapunit man, tatahiin lang ng aking inay. Pwede na ulit gamitin. Pero ang ilan sa mga kapwa ko batang mapanglait ay naging katuwaan nila noon ang pintasan ng aking bag. At ang laitin ako, kutsain, pagtawanan, araw-araw kong nararanasan noon. Pero sa halip na magalit o lumaban ay nagtimpi ako at nanahimik na lang. Dahil sa tuwing ibubuli ako ng mga kamag-aral ko ay pumapasok sa isipan ko ang mga salita ng mga magulang ko. Magtiis, magpakumbaba, umintindi, magtiyaga, magparaya. Pero naalala ko ang araw na yon na hindi ko na nakayanan ang sakit ng pangungutya nila sa akin. Tumakbo ako sa likod ng school building at doon ako umiyak. Habang tinatanong ko noon ng Diyos, bakit po kami mahirap? At alam mo, Kuya Bono, noon na rin ako natutong mangarap. Hindi naman masama ang mangarap, di ba, Kuya Bono? At noon ay pinangarap ko na balang araw, magiging sundalo ako. At kahit naging napakahaba at napakatagal man ang pagtitiis kong ginawa ay nakatapos din ako, Kuya Bono, sa wakas ng elementarya. Bakasyon na noon, Kuya Bono, at may kasal sa amin. Tanda ko pa yung kasalang yon, May 8, 2000.
may mga dumating na bisita sa side ng pinsan kong si Dinand. Sakay sila ng isang minibus. Taga Pangasinan sila at kabilang sa mga bisitang dumating ay si Rachel. Dahil siguro sa haba ng biyahe mula Pangasinan hanggang dito sa Tumawini ay napagod sila sa biyahe at sila ay natulog sa bahay ni Dinand. Kahit na noon ay alas 4 pa lang ng hapon. Pero si Rachel ay hindi natulog. Sa halip ay lumapit siya ng bahagya sa kinaroroonan namin kung saan kami ay nagkakantahan noon sa videoke. Nagkatingin kami ni Rachel noon, Kuya Bono, at napansin ko kaagad ang kanyang kagandahan. Mayroon siyang dimples sa magkabilang pisngi. Ako din ay meron, kaso isa lang, sa gawing kanan naman. Nung oras na yon ay ako ang kumakanta ng Di Kita Ma-Reach ng April Boys. Nung matapos akong kumanta ay naramdaman kong may umupo sa tabi ko. At nung tingnan ko ay si Rachel pala. At nakangiti ito nung tanungin ako ng ganito, "Kaya mo bang kantahin yung kung sakaling ikaw ay lalayo ng J Brothers?" "Oo," sagot ko, kasi kabisado ko naman talaga ang kantang yon. "Sige, kakantahin ko para sa'yo." Kung darating man ang isang araw, ika'y lilis at di na matanaw, titigil sa pag-ikot ang mundo dahil wala ka na sa piling ko. Kung ikaw ay magmahal na ng iba, anong malaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisigat kailanman. Kung sa nasa kalagitnaan pa lang siguro ako ng kanta nang maramdaman ko ang pagbigat ng kabilang balikat ko. At nung lingunin ko ay nakatulog na pala si Rachel sa balikat ko. Tinapos ko ang kanta at hinayaan ko siya makatulog sa balikat ko ng nasa 20 minutos siguro. Nang marinig ko siyang biglang nagsalita, "Mama," sabi niya, tsaka yumakap sa akin. Pero kasunod nun ay nagising siya at naalimpungatan. Para siyang nagulat nung makita ko. Tumakbo siya palayo sa akin dahil siguro sa hiya. Kinagabihan ay hinahanap siya ng mga mata ko pero nakakalungkot dahil hindi ko siya nakita. Ngunit kinabukasan pagkatapos ng kasal ay nagkatagpo kami sa sapa. Hindi ko alam na nandun din siya. Naligo kami ng mga kasama ko at ganoon din sila ng mga kasama niya. Lumapit ako sa kanya noon pero hindi ko naman kinausap. Kaya lang noong nagsasabon na siya ay kinausap niya ako. Iabot ko daw yung tabo. "Dalian mo, mahapdi na mata ko," sabi niya. Puro sabon kasi ang mukha niya noon. Kinuha ko naman ang tabo at akmang iaabot ko na sa kanya, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nadulas ako diretso sa kanya. Napayakap ako sa kanya at hindi sinasadyang magdikit ang mga labi namin. Akala ko noon magagalit siya pero wala akong narinig na reklamo sa kanya.
Sa halip ay nanatiling nakapikit ang mga mata niya na parang nag-aabang na haggan ko siya. Kaya hinaggan ko na. Noong paalis na sila pauwi ng Pangasinan ay patakbo siyang lumapit sa akin. Tang sabi niya, "Dondi, pahingi nga ako ng picture mo." Napangiti ako noon, Kuya Bono, kasabay ng mabilis kong pagpasok sa aming bahay at kumuha nga ako ng aking bagong-bagong graduation picture ng elementary. Matamis ang ngiti niya noong tanggapin niya ang picture ko at hindi ko inaasahang muli niya akong dadampian ng halik sa labi ko. Pasukan na noon, Kuya Bono, first year na ako sa high school. First day of class. Masaya akong pumasok. Siyempre, high school na. At ibang pakiramdam ko noon, Kuya Bono. Pakiramdam ko, binata na ako. Tapos, nananatili pa rin kasi noon yung kilig sa puso ko dahil kay Rachel. Kaya lang, dumaan ang dalawang taon na kahit isang sulat man lang o kaya ay pasabi ng kumusta ka mula kay Tito Lorenzo na taga Pangasinan din ay wala akong natanggap. Naghintay pa rin ako ng isang taon, third year high school na ako noon pero wala pa rin sulat o kahit anong pangungumusta mula kay Rachel. Hanggang sa kahit masakit ay tinanggap ko na lang na nakalimutan niya na ako. Noon ding third year na ako sa high school, Kuya Bono, sa aming CAT o Cadet Advanced Training na noon ay huling taon na, meaning sa susunod na taon kasi ay wala ng CAT sa mga high school. Pakiramdam ko noon, Kuya Bono, ay isa na akong ganap na sundalo. Lalo na't napili pa akong maging platoon leader. At noong magtapos ako ng high school, may tatak na CAT cadet ang aking card. Sabi ko noon sa sarili ko, konti na lang.
kailangan ko na lang ng at least 72 units sa college at pwede na akong mag-apply sa Philippine Army para sa totoong Army training. So natapos ko nga ang high school sa TNHS o Tumawini National High School noong taong 2004. At noon pa lang ay marami na akong pangarap. Noon, Kuya Bono, naiinggit din ako sa may mga hawak na cellphone. Pero sabi ko noon sa sarili ko, kapag naging sundalo na ako, makakabili na ako ng cellphone na gusto ko. Kaya lang, masamang balita. Nagdesisyon ang mga magulang ko na ang kuya ko ang patutuloyin nila sa pag-aaral. At ako, hihinto muna. Binigyan nila si kuya ng pera. Nagpunta ito ng Maynila at makaraan lang ng isang taon, nag-asawa. Ang masakit pa nun ay ang nakuha ni kuya na asawa ay bastos. Masama ang bunganga, mahilig manira. Noon, Kuya Bono, ay hindi ako nakapagpigil at nakapagsalita ako kina mama. Ma, pa, yan ba ang pangarap niyo para kay kuya? Anong nangyari? Nilipad ng uwak yung pangarap niyo. Masama ang loob ko noon, Kuya Bono, kasi alam nila kung ano ang pangarap ni kuya noon. Nakinig sila at naging handa silang suportahan ng pangarap ng kuya ko, pero yung pangarap ko, ni hindi nila tinanong kung ano. Pero sa tingin ko, may mali din ako noon. Kasi gusto na nila akong pag-aralin, kaya lang umayaw na ako. Sabi ko noon, kumbaga sa kape, malamin nga na. Malamig na. Hanggang sa isang araw noon ay dumating si Uncle Enzo sa aming bahay. Siya ay taga-Pangasinan at tinanong niya ako kung gusto kong sumama sa kanila. Ipapasok daw niya ako ng trabaho. Umuo ako, Kuya Bono. Total anihan ni tatay noon sa kanyang palayan. Sabi pa ni Uncle Enzo ay may pamangkin daw siyang officer sa isang security agency na nagsusupply ng mga gwardya sa mga bangko. Sumama nga ako, Kuya Bono, sa Pangasinan dahil sa dalawang mahahalagang dahilan. Una ay ang makapagtrabaho at nang magkaroon ako ng sarili kong pera. Ang pangalawa ay upang makita ko ulit si Rachel. Habang nasa biyahe kami noon ni Uncle Enzo ay naglalaro sa isipan ko si Rachel. Nandun yung mga tanong na, kumusta na kaya siya? Nasa kanya pa kaya yung litrato ko? Umaga na nung makarating kami, Kuya Bono, sa Pangasinan at masaya at excited ako makita na kaagad si Rachel.
Kaya lang yung saya ko ay napalitan ng lungkot at pagkadismaya dahil may asawa na pala si Rachel. Hindi na ako nag-aksaya ng panahong kausapin pa si Rachel, Kuya Bono. Para ano pa? Nag-focus na lang ako noon sa aking pag-a-apply bilang guard. Kinausap ni Uncle Enzo ang pamangkin niya na opisyal sa kanilang security agency. Ngunit nalungkot ulit ako dahil ang sabi ay college graduate daw ang kinukuhang gwardiya sa mga bangko. Nagsumamo pa sa kanya si Uncle Enzo pero talagang hindi daw pwede. Noon ay lalo pa ako ng hinayang kasi hindi ako nag-aral ng college. Wala akong choice noon, Kuya Bono, kundi ang umuwi nilang dito sa amin. Umuwi akong sawi at walang napala sa Pangasinan. Did I ever let you slip away? Never knowing I would sing this song someday. And I'm sinking, sinking to rise no more. Ever since you closed that door, if I could turn back the hands of time, am I the leader? Still be mine. If I could turn back the hands of time, am I the leader? If I could turn back the hands of time, and my darling, still be mine. If I could turn, could you turn back the hands of time? Pero makaraan ng ilang buwan ay dumating ang pinsan ko sa mother side. Galing siya ng Cavite. Inaya din niya akong sumama sa kanya sa Cavite at sumama naman ako. Kaya lang doon pala, Kuya Bono, ay napakahirap ng buhay. Napakasikip ng kwartong inuupahan nila. Ni hindi kasya ang tatlong tao. Pero nagtiis ako at nagtangka ulit akong magharap ng trabaho pero ako din ay nabigo. At nung hindi ko na makayanan ang hirap ng buhay sa pinsan ko ay nagpasya akong pumunta sa Uncle Mati ko na nakatira naman sa General Trias, Cavite. Doon ay napasok ako ng trabaho, panggabi nga lang. Matadero o tagakatay ng baboy sa gabi hanggang madaling araw. Tapos sa araw ay lumalabas ako para mag-apply ng maayos na trabaho. Nakapag-apply ako sa isang kumpanya, Kuya Bono, at ang sabi nila sa akin ay tatawagan na lang daw ako. Sa bahay ni Uncle Mati ay maayos ang lagay ko. Komportable ako nung una pero nung magtagal, noong may ilang linggo na ako doon ay nakakarinig na ako ng mga salita mula kay Uncle Mati. Hanggang sa prangkahin niya na ako. Oy, Dondi, muwi ka na sa Isabela. Eh, tito,
Hinihintay ko lang po yung tawag ng kumpanya. Pag sinabi kong uwi, uwi! Wala akong nagawa kundi umuwi na lang dito, Kuya Bono. Kasama ko din ang pinsan ko noon na babiyahe pauwi dito, kaya lang kung malas, malas talaga. Nung nasa Cubao na kami, sinundan kami ng limang lalaki at noong makalapit sila ay bigla kaming tinutukan ng balisong. Huwag kang papalag, hold up to. Wallet o saksak. Yung pinsan ko, Kuya Bono, nakatakbo. Iniwan ako. Ako naman, balak-balak ko pang lumaban noon kasi nasa bag ko naman yung gamit kong pansaksak ng leeg ng baboy. Kaya lang nakatutok sa tagiliran ko ang balisong ng holdapper kaya no choice. Wallet na lang. Mabuti na lang, Kuya Bono, at dati na akong nakapaglagay ng 5,000 pesos sa sapatos ko. Bali 5,000 ang laman ng wallet kong natangay ng holdapper. Sayang din yung 5,000 kaya lang okay na din yun. Kesa naman saksak, di ba? Sa pananatili ko sa Cavite, Kuya Bono, ay mayroon namang dulot na maganda para sa akin. Pumuti ako. Oh my God! Wow! Iba kasi ang tubig nila doon. Iba din ang lasa. Tsaka matagal matanggal ang sabon sa katawan kahit nakakailang buhos ka na. Yun pala may chlorine at nakakaputi pala talaga yun. Kaya naman may konting nadagdag sa pogi points ko noong umuwi na ako dito. At saktong-sakto ang pagdating ng mga pinsan kong babae na namamasukan naman noon sa Maynila. Sina Odessa at Eden na mga pinsan kong babae at kasama nila noon ang kanilang kaibigan na si Juvie. Si Juvie na kaagad kong nakursanadahan dahil maganda siya. Mahaba ang curly niyang buhok at higit sa lahat, magandang pangangatawan. Sexy. I believe in miracles. Where you find you sexy thing you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Kursunada ko siya, Kuya Bono, pero hindi naman ako nanligaw kaagad. Medyo nagpa-impress lang ako ng konti sa pamamagitan ng pagkanta-kanta at paggita-gitara gabi-gabi kapag kasama ko sila. Hanggang sa may isang gabing kinakanta at tinutugtog ko yung Till Death Do Us Part. Biglang nagtanong si Juvie. Nakangiti siya noon ng matamis at ang tanong niya, para sa akin ba yung kantang Till Death Do Us Part? Hindi ko siya nasagot noon, Kuya Bono, dahil kumakanta at tumutugtog ako, pero kung sana tinanong ulit niya ako nung matapos na akong kumanta, ay sasagutin ko siya ng oo. Sa pagdaan pa ng ilang araw ay naging kami din ni Juvie, lalo na noong makilala ko pa siyang mabuti. Siya po ay masipag at masinop.
At ilan ito sa mga katangian ng babaeng pinapangarap ko. Kaya lang naging masyadong malapit si Juvie sa akin. Sa tabi ko na siya natutulog at sa loob ng isang linggo, Kuya Bono, na magkatabi kami sa pagtulog ay iginalang ko siya. At hindi ko pinagsamantalahan ang kanyang pagkababae. Bata pa kasi kami noon, Kuya Bono. 18 lang ako noon at 17 naman siya. At syempre, wala pa akong trabaho noon. Palamunin nga ako ng magulang ko noon, kaya nag-isip-isip din talaga ako. Hanggang sa napag-desisyonan kong pauwiin na lang si Juvie sa kanila. Pero hindi siya umuwi. Sa halip, Kuya Bono, ay siya mismo ang nag-aya sa akin na angkinin ko daw siya. Eka nga nila, palay na ang lumalapit sa manok. At isa pa, ilang gabi din ako nagpigil. At yun na nga, kumbaga, ginapang na ako, kaya tinuka ko na. Pareho kaming first-timer noon sa sex. Kaya masasabi kong nagka-virginan talaga kami. Sabi ko noon, ganun pala yung sinasabi nilang heaven. Kaya lang dahil nga sa may nangyari na sa amin ay umaksyon naman na si tatay at tinanong kami ni Juvie kung ano ang gusto naming kasal, huwes o may tugtog. Si Juvie ang nagdesisyon na sa huwes na lang daw kami. At yung gagastusin sana sa kasal na may tugtog at handaan ay gagamitin na lang daw namin sa pagpapasimula ng sarili naming bahay. Humanga ako kay Juvie noon, Kuya Bono, kasi sa edad niyang 17 ay ganun ang takbo ng isip niya. Yung magkaroon kami ng sarili naming bahay at makabuo ng sarili naming pamilya. Underage kami noong ikasal kami, pero pumwede naman, Kuya Bono. Nakasal kami sa huwes ng babaeng pinili kong makasama sa habang buhay. Sa ngayon, Kuya Bono, ay may 5 na kaming anak ni Juvie. 3 lalaki at kambal na babae. Nakapagpuntar na din ako ng mga motor. Sa katunayan ay kabibili ko lang ng tricycle na worth 137,000 pesos. Meron din akong 2 Honda Wave 125 at isang Kawasaki Rouser na NS150. Single ang sinasakyan ko kapag ako ay nagpupunta sa simbahan dahil ako po ay isa sa mga tagatugtog sa simbahan. Si Juvie naman ay laging abala sa kanyang babuyan na siyang isa din sa aming source of income. Simple lang ang buhay namin, Kuya Bono, at kahit na hindi ako nakapagtapos ng college o hindi natupad yung pangarap kong maging isang sundalo ay patuloy pa rin naman ako sa aking pakikibaka upang mairaos ng maayos ang buhay ng aking pamilya at tuparin ang pangarap ng aking mga anak. Hindi man ako naging ganap na sundalo, pero malay mo. Kasi sabi ko nga, suportado ko ang pangarap ng mga anak ko. Kaya't sino makapagsasabi na baka isa sa 3 anak kong lalaki ay maging sundalo. At matupad nito ang hindi natupad na pangarap ko. Samantala, hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, at maraming salamat in advance sa tiyaga nyo sa pagsasaayos nitong aking kwento at syempre sa iyong buong puso ding pagbabasa ng mga kwento namin.
lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Dondi. Ang kumanta ng version na yan ng Till Death Do Us Part, pati yung narinig nyo kanina, yung kung sakaling ikaw ay lalayo, ay magjowa na kung tawagin ang kanilang sarili ay Sweet Notes. Sweet Notes. Sila po ay mayroong YT channel, Sweet Notes. I-search nyo lamang kung gusto nyo rin mapakinggan ang ilan pa nilang kanta. Maganda ang kanyang boses, hindi ba kahugot? Ganyan ang gusto kong boses. Anyway, shout out to Sheila Soriano, Loveline Gutierrez, Jason Agno, Ivy Mayo Sesa, Ninja Babet, Jeric Ulidan, Ani Ulidan from Isabela, Gio Babaran, listening here in Saudi Arabia. Shout out also to Rizalyn Manzano from Alicia Isabella, Moises de la Cruz, Gabriel Vlog. Shout out also to Jeremy Barbado from Japan, Jordan Macopia of Iguig, Cagayan. Shout out also to Cherylene Magbanwa. Shout out sa kapatid ko na si Christeline Carino from Sri Lanka, Angeline Ormanita of Lalo, Cagayan. Shout out also to JR Tabawag, Laika Rose Shoko, Diana Rose Corpus, listening here in Saudi Arabia. Shout out sa family ko dyan sa Cagayan Valley, and to my mister in Qatar. Shout out also to Dina Zamora, shout out sa family Zamora. Also to Neth Villanueva ng Muscat Almond. Shout out also to Kelly Colobong. Ganoon din kay Benji Sister Way of Gonzaga, Cagayan. Wow, Gonzaga, I miss that place. Ako ay nakapaglayag na sa karagatan ng Gonzaga. Kumusta kayong lahat dyan? Shout out din kay Ranmaru, ganun din kay Janwin Acosta. Shout out also to Kala Loren Salvador. Also sa Fermin family ng Gataran from Beats Ronquillo. At sa mga nagtitindi daw ng nating dyan sa palengke ng Gataran, shout out sa inyo mula kay Kiana Jose. Ayan, at balik tayo sa kayo, kahugot na Dondi. Maraming salamat for sharing your story. And it's okay kung hindi mo natupad yung pangarap mong maging soldado. Maybe you are not really meant to be a soldier. Siguro,
ginusto yan ng Diyos na hindi ka maging sundalo para siguro mabuhay ka ng matagal. Kasi magkakaroon ka parang tatlong anak na lalaki at kambal na babae at maaaring sila na lang ang magtupad o ilan sa kanila o isa man sa kanila ang tumupad sa iyong pangarap. That's not meant for you siguro kaya hindi ka naging kawal o sundalo. Anyway, you're having a good life naman and it's okay to be contented with simple life. And I know you're happy with your wife, although napakaaga nyo nag-asawa. It's okay kasi nakita naman namin na may paninindigan ka bilang isang lalaki at ngayon ay isang mabuting asawa at ama. Congratulations sa iyo at maraming salamat for sharing your story here on DKB. At sa inyo din mga kahugot na muling tumutok sa ating programa at naglaan ng oras para sa ating kwentong tampok ngayon, maraming salamat sa inyo. Muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay safe kahugot, stay healthy, and God bless us all. Subscribe.